welcome back again to my channel. So yun nga, nakikita nyo sa ating title ngayon na tayo ay magta-try ng PR kit from Vice Cosmetics in collaboration with BT21. Ayan, tuwan-tuwa na naman yung mga ano dyan, yung mga fan ng BTS. Yun, ganun. Papakita ko sa inyo yung aking nabili. Aking talaga eh. Pero si ate bumili na ito actually. Dalawa yung binili niya. Ayan siya, o. Oh, diba? Paper bag pa lang. Quality na agad. Ganda. Etong PR kit na to, nirelease siya noong October 1 through online. Then, kanina lang ata, October, ano ba ngayon? October 5 siya na-release ngayon sa Vice Cosmetics. Doon mismo sa my store, pero hindi siya sa online. Ayan na. Charan! O, diba? Ang laki, sobrang laki niya, sis. Ay, yung likod niya, wala naman nakasulat sa likod. So, dito pa lang tayo sa may takip ng ating PR kit. Makikita nyo na agad yung mga pirma ng characters ng line friends. Ayan. Ay, baliktad pala. So, ayan, si RJ, si Chimmy, si Shuki, si Koya, si Cookie, si Tata, si Van, and si Mang. Then, dun na tayo sa mismong box kung ano yung nilalaman nito. Cookie. Ayan. Pagkabukas nyo, ayan yung makikita nyo. Actually, sobrang gustong-gusto ko tong belt bag na to. Siguro baka magamit ko to. Magagamit ko to pag may mga lakad ako ganun. Diyan. Tapos merong isang booklet. Di siya booklet. Dito lahat nakalagay yung price and lahat ng products ng BT21. O yan, makikita nyo dito yung mga water gel, lip and cheek tint. Ito. Dito naman yung mga velvet singles. Eyeshadow and blush with highlights. Ayan, apat na yan. Ito talaga yung ano ko, habol ko eh. Ganda. Kaya, napush ko rin si ate na bumili ng isang PR kit para lang dito. Bumili din ako ng pangkilay. Gusto ko lang siya itry ngayon para makita natin kung quality ba talaga ang Vice Cosmetics when it comes to makeup products nila. So, magta-try na tayo ngayon. Umpisa muna natin sa ating kilay. Okay? So, yung box na yun is nagulat ako sa price kasi 2,795 siya isa. Then, dalawa yung binili ni ate. So, naka 5K plus siya. Buksan muna natin para makikita nyo talagang kakabili lang na ito. Tignan natin kung talagang quality talaga itong Vice Cosmetics. Grabe naman itong packaging niya. Ito, hirap tanggalin. Grabe yung ganda. Tutuwa ako. Kasi sobrang tagal ko nang gustong matry itong Vice Cosmetics na ito talaga. Since nung nilabas ni Vice Ken dito. Ititwist mo lang siya para lumabas yung kanyang pencil. Yan. Tignan natin kung hanggang saan ito. Yan, hanggang dyan na siya. Bale, siguro ano siya. 1 inch. Cute nung brush, ang liit. By the way, it's 195 pa lang. Next, itong ating brow gel. Ano yung color ito? This is, ano pala, natural brown. Okay. Uy! Look. Kanyang brush. Ah! Tatago ko itong pangkilin na ito kasi nagagamit ko siya. Nagagamitin na natin ito. Bye! Start muna tayo. Oops. Start muna tayo dito sa eyeshadow. Oh. Yun lang. I'm disappointed with the smell. Amoy glue. Ganun. Pero,
let's try pa din kung pigmented siya or what. I-swatch natin isa-isa yung mga, hindi na isa-isa, siguro may mili lang tayo. Itong color brown. Let's try to swatch. Pwede na. Pwede na para sa price niya. Try tayo ng makinang kina. Let's try to swatch. Wow! Ayan. Ayun na pala ang pigmentation. Yung mga makikinan. Of course, K-pop to. BTS to. Syempre, may makeup natin. K-pop din. First muna natin i-get is yung color brown. Powdery. Pero, try pa natin i-apply. Ay, wow. Dami kong nagamit. Isang anuhan ko lang yun. Nabuo ko na yung paglagay dito. Okay. Ang problem mo lang, and ang kalaban mo lang talaga is yung amoy. Next is yung kukuha tayo ng darker shade. Ito. Tignan natin kung blendable siya. Blendable siya, sis. Blendable. Next is siya sa upper naman natin, guys. Upper naman. Gamit tayo ng lighter shade. Itong dalawang to. In person, nakikita ko yung difference. Pero sa camera, hindi nakikita. Matagal ng patagal, nafe-feel ko na gumagana yung pagiging sensitive ng mukha ko. Ng whole face ko, ng skin ko. Kasi parang may nagaganon ng skin ko. Dito banda sa may outer corner. Hindi ko lang alam if it is just me or hindi siya suitable for sensitive skins, ganun. Next natin ilalagay is itong pinkish na glitter sa ating inner corner to eyelid. Swatch natin muna. Ayos. Pigmented siya. Lalagyan natin siya ng darker. Ito. Sa bandang gitna. Tapos tayo sa ating eyeshadow. Patungo naman tayo sa ating blush. Siguro this is good for tan person like me. Ito. Itong shade na to. This is Old Rose. Hindi na ako nag-mascara or anything else na ilalagay sa mata. Kung ano lang yung product na meron ako ng vice, ayun lang muna yung gagamitin ko. That's the blush and the highlighter. So, pigmentation test tayo. Pigmented, pero chalky. Ayun yung masasabi. Then, etong next is highlighter. Siyempre, hindi papatalo ang highlighter ng Vice Cosmetics. Kailangan nyo yung bongga yan. O, diba? Highlighter. Mahirap lang sa isang side. Ay! Nag-swipe ako. Ang choking niya. Pigmentation. Okay naman siya. Pero ang ipabuti sa ilong, hindi ko lang yun. Okay naman siya. Uy, umabot siya hanggang ano kabila. Oh, in fairness. Medyo may problema lang ako sa mukha ngayon. I have pimples. Wala kayong pakay, may pimples ako. Okay. Next is highlights. And I'm gonna use this fan brush. bongga. Sorry, hindi papakabog. Bongga sa highlights. Itetest ko sa inyo lahat ng lip cream nila. Pero pag hindi na kinain ang labi ko, titigil na ako. Ito yung mga velvet na ating lip cream. First shade is RJ! Next is
si Shoki. Next shade natin is Koya. So cute. So hindi na kaya ng aking labi, pero ito yung last one. This is Mang. Next naman is a lip tint. Ito na yung next natin, mga lip tint. This is Van and Tata Cookie Jimmy. Ito yung favorite character ni Jimin, sabi ni ate yun. Dahil gusto siya ni ate, try muna natin. Parang itong lip tint ng Vice will only give you that natural color ng lips. Gusto ko talaga yung mga watery lip tints. Yung hindi yung sobrang kapal. Like nung mga nabibili online, ganun. Sa mga Changge, ganun. Hindi ko na natry yung iba kasi itong tint na to is mahirap siya burahin. Kukunin ko yung Jimin na yan kasi maganda yung shade niya. Yari ako kay ate. So, tapos na lahat yung ating review and yung ating mga pag-use sa Vice Cosmetics in collaboration with BT21. Overall, I'm good with it. Kaso nga lang, hindi sulit yung 2,700 something yung mabibili dito. Pero, ito lang naman kasi habol ko yung belt bag ng Vice. Siguro, mag-e-enjoy dyan yung mga ARMY, yung mga BTS fans. And also, sa pigmentation, okay naman siya para sa price niya. Hindi siya pricey, hindi rin siya yung ganun kamura. And yung sa lip tint, it didn't disappoint me. Also sa blush and highlights, ayun yung gustong-gusto ko. Ang ayoko lang is yung velvet lip cream and yung kanilang eyeshadow. Yung eyeshadow kasi may naamoy akong hindi ko bet, amoy glue, ganun, something like that. Kung tatanungin niyo ako kung recommended ko siya sa inyo, masasabi ko lang sa inyo, bumili na lang kayo nung isa-isa lang. Bilhin niyo yung PRK kung solid fan kayo ng BTS and ng BT21. I will 100% gonna use the blush, highlights, and lip tint, and this one. Eyebrow pencil and the eyebrow gel. And ayun nga, tatapos ko na dito yung vlog ko. Ang dami ko sinasabi. Bye!